Anong ginagawa mo dito sa kwarto namin mag-asawa? Damit ko yan. There you are. Pasensya na ho. Wala namang kaso, di ba, Irene? Masama kasi ang pakiramdam ni Clara. Kaya kailangan magpahinga. Clara, hindi ito ang kwartong tutuluyan mo. Doon sa taas. Pasensya na, Irene. I did tell her to feel at home. Damit ko yan. Okay lang, Irene, kung ipahiram mo muna sa kanya. Her stay is unexpected, kaya wala siyang dalang damit. Sige ho, ma'am. Kung anong kailangan niya. Let's go here. Ganun na lang si Mamang sa kanya. If I don't know any better, parang si Kuya Natoy lang ko itrato niya. Ate, pwede ba? Hindi ka ba napapagod? Nikil ka na nga? Siguro ginayuman ng babaeng yun si Mamang. Ate, stop being ridiculous. Mas pabor pa yata si Mamang sa babaeng yun kesa sa atin. Exactly like Kuya Natoy. Ate, matutulog na ako ha? Kung anong alas meron ng babaeng yun, malalaman at malalaman ko. Wala silang maitatago sa akin. Tingnan mo, kahit pinagsabihan mo sila, Debbie, inano ka pa rin nila ng trabaho. Beka, alam na alam mong tutulong ako sa kanila kahit hindi nila ako swelduhan. Pero alam mo, Meng, may sa tama rin yung sinasabi nila eh. May kaduda-duda dun sa special guest ni Balae. Beka, sasabihin ko rin sa'yo, marami na didisklase sa maling akala. Baka lalong lumaki yung gulo natin dun sa pamilya ni Natoy, lalong-lalo na rin sa nanay niya. E di mahihirapan na naman si Irene. Masama daw yung pakiramdam. Kaya naligaw dito. Yun ba yung anak mong kapitan? Yun sa pagkasinan. Mukha siyang mabait, no? Kaya siguro gusto siya ni Mamang. Maganda rin siya. Mas maganda ka, babe. Natoy, marami kang nainom, no? Sakto lang. Trabaho ka pa bukas. Hindi. Hindi ko kailangan gayahin ang asawa niya. Mamahalin niya ako. Dahil mahal niya ako. Ako, si Clara. Good morning, Mrs. Ko. Good morning. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Ready na ang kape mo. Ikaw, ready ka na? Natoy, ano yan? Natoy, ano ka ba? Huwag dito, huwag dito. Babe, tulog pa sila. Tulog. Huwag dito, ha? Naligo na ako. Natoy, ano ka ba? Tignan na, babe. Si Clara. Pasensya na. Okay lang. Sorry, ha? Ikaw kasi. Sige na, gigisingin ko lang si Miko, ha? Kukuha lang ako ng tubig. Clara,
May gusto pa po sana akong mangyari. Kaso, mukhang napaka-imposible nang matupad nun. Clara, may mga bagay-bagay na hindi nakukuha sa sabilitan. I learned that the hard way. Noon, may gustong-gusto akong babae para kay Natoy. Pero ang anak ko, lalo mong pinipilit, lalong kumakalas. Wala nakapigil sa kanya. Sinunod niya ang laman ng puso niya. Makukuha mo rin kung ano ang gusto ng puso mo, kung anong pangarap mo. Ang importante, huwag ka lang susuko. And I'm always here for you. Dumito ka na muna. I'm sure mas maraming opportunities para sa'yo dito kesa sa Pangasinan. Mas madali mo makukuha ang pangarap mo kung nandito ka. Ano? Nasa biyahe ka na ba? Hindi ho. Dito muna ako, Tay. Anong diyan ka? Hindi! Umuwi ka kayo din! May importante kasi akong gagawin dito, Tay. Kailangan ko lang asikasuhin. Ano pa asikasuhin mo? Yung para sa tindahan ho. Marami kasi kailangan gawin. Sabi ho ni Ma'am Conching na... Conching! Sabihin mo sa babae niyan! Napaka-pakialamera niya! Tay? Aba! Bakit? Bis na bis si tatay ah! Pogi talaga nito. Mana ako sa'yo? Siyempre, para presentable tayo pagharap natin yung mga kausap ng ate mo tsaka yung mga customer dun sa negosyo niya. Aayusin ko yung baon ninyo, ha? Dadamihan ko na rin para makasalo nyo si Irene. Hoy, namimiss mo ng pinupuri na anak mo yung luto mo, no? Uli! Hindi ko naman may tatanggi na namimiss ko si Irene dito. Pero, alam kong masarap ang luto ko dahil sa inyong dalawa pa lang parating simot ang kaserola ko. Ito. Oh, makaturo ko na. Nice si tatay yun, ha? Hindi ako. Pero, Meng... Mabuti na rin na doon ka nagtatrabaho sa Happy Days. Kahit papano, mas natitignan mo si Irene. Alam mo naman yun eh, ang hilig sulohin ang pinagdadaanan. Bakit, Nay? Naawin naman ba si Ate Irene ng pamilya ni Kuya Natoy? Alam mo ikaw, sabat ka ng sabat, hindi mo alam ang pinag-uusapan. Kumain ka na nga! Alam mo, walang kumaaway sa ate mo. At kung sakaling meron man, buong pamilya natin ang kakalabanin nila. Understand? Toast! Yes, sir! Toast! Very good. Miko, sandali. Halika ka muna, mag-almusal ka muna doon, ha? Talagay ko na lang sa bag mo, ha, Miko? Tara. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Ganun lang talaga si Natoy. Pasensya na rin. Salamat pala sa pagpapahiraman ng damit mo, ah. Maliit na bagay. Sige. Siguro naman, mamayang gabi, mababawi ko na kwarto ko. Oh,
Clara, ano pa yung ginagawa mo? Bisita ka dito. Hayaan niyo na ho. Hindi kasi ako sanay na walang ginagawa. At saka, ito rin ho yung gawain ko sa bahay namin. Ay, lang. Hindi. Tetay, ikuha mo siya ng upuan. Opo. Dito ka. Sige na. Alam mo, Clara, dapat masanay ka na, ha? Dahil makakasama ka na namin dito. What does that mean? Don't tell me aangkinin niya kwarto ko. Sayon-sayon na yung kwarto mo, doon siya sa pinaayos kong kwarto. Hindi naman nagamit ni Miko eh. Pwede siya ron. Ma'am, magtatagal ba dito si Clara? I ask her. Alam mo, may mga courses sa TESDA. I'm sure makakatulong yun sa kanya. Yung gamit ko. Hindi, mamimili tayo. Oh, huwag kang tatanggi. Salamat ho, Tita Conching. Ako naman. Sinabi ko naman sa'yo, tawagin mo akong mamang. Mamang na lang, para masanay na rin lahat sila. Mamang? Bakit? Lucy, will you stop questioning every decision I make in this house? Kung hindi ikaw ang patitigilin ko sa pagtawag sa akin ng mamang, bakit hindi mo gayahin si Clara? Nagpupursige para mapabuti ang buhay. Hindi katulad mo. Pinakikialaman mo lahat ng buhay dito. Sipag-sibag ng tatay ko, ha? Nga na, tay? Kawaan ka. Ba, siyempre, nak. Dinig ko kasi strictong manager dito sa Happy Days, eh. Grabe naman, tay. Hindi ako stricto, ha? Sakto lang. Bibiru lang, ikaw naman. Basta, tay, pagkatapos mo dito, pasok ka dun sa loob para hindi masyado mainit. Ay, nak. Huwag mo ko alalahanin. Matibay tong tatay mo. Susunod ako pagkatapos nito. Tay, alam mo, masaya-masaya ako. Kasi, palagi na kita makakasama ulit. Ako din, nak. Tay, pasok kayo sa loob, ha? Sige. May gagawin lang ako sa opisina. Oh, tapusin ko lang to. Sige, tay. Okay. Ay, ma'am, thank you po, ha? Thank you. Congratulations. Ay. Paano? Mauna na ako. Ay, sige po. Ingat po kayo, mama. Tatawag na po kayo sa amin palagi. Nakakaloka. Mauna na daw siya. Ano kala niya susunod sa akin? Talaga? Ay, hindi, peeps. Teka lang, ha? Tama ba yung pagkakaintindi ko doon sa sinabi niya na gusto niyang makipag-partner sa atin? Mm-mm. Totoo! Oo! Sobrang impressed na impressed to siya sa ginawa natin party ni Mama. Talaga? Eh, teka lang, babes. Ano yung sinasabi niyang love and loyalty room? Ano yun? Ah, yun yung function room sa venue. Yung pagmamayari. Ay, grabe naman! Big time na tayo, babes! Congratulations! Naman talaga? Oo, may FC siya, feeling close. Ako nga, tagal niyo ng kapamilya, hindi man lang mayaya kumain ng ermat mo sa loob ng bahay niyo, eh. Nakaka-insecure naman yan. Pero, tatagal ba din si Clara? Ang sinabi. E paano kung forever never? Siguro, kailangan mag-usap ng maayos. Dapat lang usapin mo nang tumahimik ka yung buhay mo. Sinasabi ko sa iyo, Clara, umuwi ka na. Kung hindi, susunduin lang kita riyan. Hindi ko nga pwede eh. Bakit hindi pwede? Sino nagsabing hindi pwede? Ako. Tay. Pagbigyan niyo na sana ho ako. Pagkakataon ko na to. Para naman may magawa ako sa buhay ko. Tay. Marami ka na hong pinagkait sa akin. Sana ho may bigyan niyo naman to. Oh, sige. Magbibigyan kita pero ngayon lang to, ha? Salamat ho, tay. At babalitaan mo kita kapag naasikaso ko na yung test na. Sige. Conching, sigurado ka ba talagang kay Natoy yung pinagbubuntis niya? Hindi ako pwede magkamali. Everything sums up. Yung behavior ni Natoy at lalong-lalo na si Clara. Poor little girl. She's pining for my son. Pero sa palagay mo, gaano mo katagal maitatago ang pagbubuntis ni Clara? Sa mga sinasabi mo sa akin, she's like a ticking time bomb and I'm not talking about the pregnancy, ha?
She sounds like an emotional wreck. Paano ka makakasiguro na hindi niya isisiwalat kay Natoy ang lahat any moment? Napakalma ko na siya. Magiging busy siya para paibigin si Natoy. Masasaan ba at mawawala rin sa buhay ko si Irene? Ako, ang anak ko, si Clara, at magiging apo ko. One big happy family. Grabe, insan, no? Sino makakala makaka-jackpot tayo sa restaurant na yun? Biruin mo, ipa-franchise pala yun. Grabe, angat nila, angat din natin. Kaya dapat yung mga kliyente inaalagaan, maliit man yan o malaki. Buti ka pa, yung papa ko, tinuruan lang kuminom. Dumanak. Natoy, Clara. Magmahinan ka muna. Clara, hindi mo ako dapat pinagsisilbihan dito. Hayaan mo na ako. Gusto ko lang ibalik ang kabutihan ng mamang mo sa akin. Kahit lang sa mga anak niya. Clara. Natoy, maliwanag sa akin ang huli nating pag-iusap. Isang pagkakamali ang nangyari sa atin. Gusto nga rin sana kitang kausapin tungkol doon. Clara, hindi ko kasi alam kung paano ko hihingi ng tawad sa iyo. Kung sa maling ginawa ko, kung sa maling nagawa ko. Hindi naman mangyayari yun kung hindi ako pumayag. Pero kalimutan na natin yun. Nandito na tayo. Ngayon. Ano? Ano, Clara? Natoy, kalimutan na natin yun. Ha? Kung iiwasan mo lang ako tuwing magkikita tayo, baka makakahalata ang asawa mo. Magkakagulo pa. Magsimula tayong muli. Bilang kaibigan. Pwede naman tayo maging kaibigan. Diba, Natoy? Sinasabi ko sa inyo to ngayon kasi magkakaibigan tayo dito. Ayoko namang intay na paalis na ako tapos bibiglain ko na lang kayo. Eh, Mars, gano'n ka ba katagal dun sa abroad? Nag-propose kasi sa akin si Andre. And I said yes! Sorry. Mali. Mars, eh di ba kakakilala mo lang sa kanya? What can I say? Love is love. Kahit nga Skype lang, namukadkad. Do you mean you will leave us forever? Paano na tong happy days? Oh, anong problema? Siyempre tayong bahala dito sa happy days. Yun na nga. Ito pa kasi isang naisip ko. Eh, gusto ko sanang iwanan na lang sa'yo, Irene, ang happy days. Ha? Huh? Sigurado ka ba? Talaga, choosy ka pa ba? Hello, mag-yes ka na! Ano ba? Sandali. Saan naman ako kukuha ng pambayad sa'yo? Diyos ko naman to. Saka na natin yung pag-usapan, ano ba? Talaga? Salamat! Salamat, Marsha! Yay! Ay, nako. Malayo namang magaganda itong mga damit na ito kaysa sa damit ni Irene. Lalo na yung hiniram mo. Itsurang pambahay talaga. At ayoko naman makitang nagsusungit itong si Lucy pag sa kanya ka akong niram. Salamat ho, pero may nabili na ho ako kanina sa palengke. I trust na maganda yung nabili mo. Pero may kasabihan. Hindi mo pa nakukuha ang pangarap mo. You already have to dress the part. Kung gusto niyo, Mama.
akong magkaroon ng parang nanay. Hindi ko kinakalain na mangyayari siya sa ganitong pagkakataon. Suarez. Nag-iisa ka yata ngayon. Wala naman akong kinatatakutan, hindi ka tulad mo, para magsama ng mga yaya. May pinagmanahan talaga yung dalaga mo. Matapang siya, balita ko, nagpunta doon sa kabilang bayan. Walang kasama, doon sa asawa ng pamangkin ko. Wala ka na ba talagang maisip na campaign strategy? Pati anak ko, ginagawa mo ng kwento? Hindi naman. Nagmamalasakit nga ako eh, kasi yung anak mo, nagpapatingin mag-isa doon sa asawa ng pamangkin ko. Dito ba sa barangay mo, walang obigay ni? Para pumunta pa sa ganung kalayo? O baka naman may tinatago yung anak mo sa Manyego? Konting hintay pa, anak. Hindi ko pa masasabi sa tatay mo ang tungkol sa'yo. Kapag hindi ako maingat, baka lalo lang siya mawala sa atin. Pero pag naging bahagi na tayo ng pamilyang ito, hindi na tayo manlilimos ng pagmamahal, anak. Hindi sa tatay ko o sa tatay mo, ako ang mamahalin ni Natoy. Kaya kailangan mawala si Irene sa bahay na ito.